Hello po mga kagis, magandang umaga. So ngayong araw po, wala po tayong fishing session. Tennis po tayo, laro po tayo, sports naman po. So ngayong umaga po, sa ating episode mga kagis, tennis po tayo. So ituturo ko po sa inyo ang basic sa larong tennis po mga kagis. So ito po talaga ang aking game. So medyo matagal na po tayong nabakante o hindi nakapaglaro. So laro naman po tayo. Then actually po, tapos na rin po kami maglaro. I-share ko na lang po sa inyo yung basic ng larong tennis para po sa ating mga viewer po, mga kagis. Sharing po tayo ng idea o i-share ko sa inyo ang idea kung paano maglaro ng tennis. Po mga kagis, sa paghawak po ng raketa para po sa starting po ng mga beginner, so madali lang po yan. Ito po yung raketa. Kung sa floor nyo ilalagay, lalapat po siya ng ganito. Kung sa floor, so kukunin nyo po siya ng ganito. Parang humahawak lang po kayo ng frying pan. So level po siya, kukunin nyo siya ng ganito. So ito po yung gagamitin nyo pang forehand. So bawat angle po, basic po, bawat angle po ng raketa, meron pong purpose yan. So ito pong ating knuckle nito. Pernakal po yan eh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May mga purpose po yan. So, ito po yung tinky-winky na babanda, itatapat po natin dito. 1, continental po yan. Ito po, ginagamit po sa chopping. So, pag in-turning nyo po rito, ito po, western. Then, ito na po yung eastern. So, mostly, semi-western po ginagamit ko. So, semi-western po to. So, ito po, pang-forehand ko to. So sa mga basic po naman, talagang kailangan mas maganda ho ngayon kasi extreme na pong ginalaro natin o nung iba. Patungin nyo lang po yung nakita rito. Kunin nyo, yun na po yung forehand nyo. Okay? Sa forehand po yan. Sa forehand po, yung pong tinuro ko sa inyo, western, semi-western, eastern, i-plot nyo lang po yung raketa nyo dito sa ibabaw ng floor, sa ground, o dito sa ibabaw ng net, at kukunin nyo, yun na po yun. Then sa backhand po, sa bakan po naman, kaliwang kamay naman po gagamitin nyo. Ipatong nyo ito sa net o sa ground, kunin nyo. Pagkuha nyo, ganun din yun. Binaliktad nyo lang. Pero kung double backhand kayo, so kanan, double backhand, kasi hindi naman ako double backhand po ko. So double backhand po yung tuturo ko sa inyo. So, kung double backhand po kayo, dito nyo po siya kukunin. Kukunin nyo rito. Same lang ginawa ng ginawa nyo sa forehand. Same lang po yun. Ayan na po yun. Ipapalo through nyo na lang po yung isa. So ito na po yung double backhand. Double backhand po kasi ang gamit ko. Hindi po single backhand. So yan po yung sa backhand. So ito po. Sa chopping naman po, ito pong chopping usually ginagamit po sa depensa. Netting, volley, or slice. Itong ginagamit doon. So, ito po naman yung si chopping. Para kayong mahawakan yun ng kutsilyo o ng itap. So, cha-chop nyo lang. So, depensa, volley, slice, ito po yung ginagamit. Then, sa service, ito rin po yung ginagamit. So, tuturo ko lang po sa inyo ang proper na pagpalo ng bola. Sharing po tayo ng idea. So, tuturo ko po paano po kumalo ng bola, mga kagis. Sige po. Kagis, ito na po, kumuha ko na tatlong bola. Isasample ko lang po sa inyo yung forehand basic. So kung paano po yung forehand long distance long tennis. Ito po, tingnan niyo po kung paano ko po haluin. Ito po, dito po lalabas yung forehand pong ginamit po natin na frying pan holder. So forehand po to. Ito po. So, yun po yung forehand.
So sa bakan po, medyo pakikita ko din sa inyo, pero solo lang po ako. Wala akong magpipid sa akin. So pakikita ko po sa inyo yung bakan. Ako ng bola ulit. So sa bakan naman po tayo. Basic. Yun po yung sa chopping naman po. Ang chopping po usually ginagamit sa service. Ginagamit po sa depensa, slice or kung ano. Ito po naman yun, paano. So sa slice, bale, slice. Meron lang ako. Slice. Meron lang po. Pagka dumating po yung bola nyo, yun ang pinakang mabisang paraan sa depensa, slice. Ulit po. Chopping grip, slice. Slice. Yun po yung slice. Sa service, ito rin po ginagamit mga kahagis, yung chopping grip. So bali, kukunin po natin bola. Ulitin po natin. Mga kahagis, hindi ho basta to nilalaro. Hindi ho dahil sa nakapalo kayo, nakakatama na kayo, player na kayo, nakakapaglaro na kayo. Hindi po. Marami pong mga instance na pwede nyo pong aralin sa tennis. Kung mag-start po kayo ngayon, mas maganda po. Pero kung papalo lang kayo paminsan-minsan dahil gusto nyo pumalo, hindi ho ganun. So kung gusto nyo maglaro, so pwede naman po ninyo kung dito po sa Dubai, pwede naman po kung i-PM nyo, maglalaro po tayo, tuturuan ko kayo. Sharing po tayo ng idea dito sa larong tennis. So, ito po yung mga papakita ko sa inyo. Forehand, backhand, then slice. Share ko po. Sige po. Ito po yung forehand. Isang forehand lang po. So, gaya po nito. Pupunin nito yung bola. Papakita ko sa inyo forehand. Follow through. Kailangan no, may follow through. Follow through. Swing above your shoulder. Follow through. Oh, yun po. Then backhand. Ganun din po. Swing above your shoulder. Ganun din po. Then slice. Ang slice po. Yun. Slice. Yun po yung tatlong basic na tuturo ko po sa inyo. So simple na sharing idea lang po itong ginawa ko para po sa atin mga kahagis. Kasi po di tayo nag-fishing, so laro naman po tayo. Ulit po. Forehand. Backhand. At slice. Po. Yan po mga kagis, yung mga 3 basic step na napakalaking factor or points sa paglalaro ng tennis. Forehand, backhand, tsaka slice lang po. Makuha nyo lang po yung tatlong yun, sure kayo. At sure ko sa inyo, gagaling po kayo. Hindi naman po tayo kagalingan, nakakaintindi lang po tayo sa paglalaro ng tennis. Share ko lang po sa inyong idea. So may tatlo po ulit. Backhand, forehand, at saka slice. Yun ang pinakamalaking big wipe po natin. So, forehand. Backhand. Slice. Yan po yun. Oh, okay na po. So, wala po tayong fishing po ngayon. Sports tayo ngayon. Kailangan po ng katawan natin yan. So, marami pong salamat mga kagis sa ating short tutorial, share ng idea po sa larong tennis. Kagis TV po. Sige po. Bye bye. Meanwhile. Thank you.
yun. Hey!